Magandang araw sa inyo. Welcome na naman muli sa aking YouTube channel. Okay, ngayon pag-uusapan natin yung pick-up ng ating acoustic guitar. So, may mga problema kasi like ako nakaraan, na-experience ko sa sarili ko na nung binili ko tong gitara na to, may problema siya sa tunog ng pick-up. So hindi niya nakukuha yung sounds ng baho. Yung echo, alpha, delta, tapos yung G hindi masyado. Actually yung halos naririnig ko lang ay yung number 2, which is B, and number 1, yung echo. So problemado ako lalo na pag solo, kailangan medyo ma-bass yung guitar mo. So yun ang problema ako. Kung ano nangyari? Parang ganun. Nag-try akong magpalit ng pick-up. So, which is piezo pick-up. Pag-uusapan natin kung ano yung piezo pick-up. So, nagpalit ako. Ganun pa din. Ayaw pa rin kumana. Nung, ano, yun pa rin yung problema niya. Same pa rin. Dito, parang sobrang hina. Actually, parang meron, pero lamang na lamang yung number 1 tsaka number 2. So parang puro treble lang yung narinig ko. Puro high lang, puro tinis lang. Wala man lang taba. So ang ginawa ko, okay, nainisip ko na ayusin talaga siya. Kasi hirap eh. Mahirap tumugtog ng hindi ka satisfied sa tunog. Which is, alam na natin na talagang ganun talaga. Hindi ka pwedeng basang ano eh, tutugtog ka lang ng bahala na. So kailangan talaga, para masarap yung tugtugan, eh maganda rin dapat yung out ng guitar mo sa speaker. So, ang ginawa ko, okay. Actually, una, ano ko lang to eh, parang analysis ko lang na, ano kaya kung ganitong gawin ko? Okay. So, chinek ko muna yung guitar. Tapos, parang umawa ko ng analysis na siguro ganito pwede to. So, ang ginawa ko, tabi ko muna to. Pumili ako sa hardware ng Liha. Gamit ko na siya. Ginamit ko na to dun sa ano eh. Actually, nagamit ko na siya eh. Naayos ko na yung guitar na yun. Maganda na yung tunog niya, guys. So, bumili ako ng sandpaper o Liha na ang kanyang ano ay 120 yung kanyang grano. Ano niya yung gaspang niya. 120, guys. So ang ginawa ko, kinuha ko yung bone saddle, bridge bone saddle. So yan, kung makikita niyo diyan sa baba, yan yung picture niya. Yan yung bridge bone saddle. So, sa ilalim niyan, kasi pag tinanggal mo yung bridge bone saddle, which is ito yon, ito. Pag tinanggal mo yung bridge bone saddle, nandyan sa ilalim niyan yung piezo pick-up ng gitara. So, yan sa picture na yan. Yan mismo, yan ang piezo. So, meron yan siyang, na-attach yan dito. Tapos, meron yan siyang wire, tulad ng pagkakita yun sa picture. Tapos, naka-connect yan dito sa equalizer niya. Okay. May connection yan sa equalizer. Pagkatapos, from equalizer, merong another wire papunta dito sa yan, sa plug niya. Diyan din yung battery compartment. Kasi battery operated to eh. So, yun. Ang ginawa ko, kinawa ko yung bone saddle sa bridge. Tapos inano ko siya. Dinapa ko siya doon sa Liha. Tapos talagang kiniskis ko siya doon. Pero kiniskis ko siya, guys, sa ano, sa flat surface, no? Alam mo, itong mesa na to, flat siya. So kasi kailangan ano eh, yung pang-unawa ko lang, kailangan pantay, ganun. So, gusto ko talaga kasi magkaroon ng bass yung acoustic guitar ko. So, yun ang ginawa ko. Tapos, guys, ginamitan ko rin pa ng ballpen para yung kapal, yung kain nung ano, yung kain nung Liha, baka kasi masobrahan, ma-damage yung ano eh. Baka magkaroon na ng sabit.
dito sa mismong bridge na itong kahoy. Baka sumabit na yung kwerdas pag nasobraan ko sa kiss-kiss yung bone saddle, which is itong puti na to. Yan. Oh, so, nilagyan ko ng marka, ginuhitan ko yung baba. Na pag umabot na dun yung bawas nung yung kain nung liha, so, isusukat ko na naman siya. So, every time siguro mga 10 kiss-kiss o 5, ganun. Tapos balik ko na naman. Tapos pag hindi pa ako satisfied, ulit na naman uli. Oh, medyo mataas kasi siya eh. Parang medyo pag kinapitan ko kasi ng kwerdas, ganun yung bone saddle. So, hanggang sa nasatisfied na ako, ito na, kita nyo naman yung height niya. Sakto na. So, kinabit ko yung kwerdas uli. Trinay ko. And good na siya. May base na. Tapos natitimpla ko na ng maayos. Hindi na puro treble na lang at masakit sa tainga. So, may base na. Nalalaro ko na. Sarap tumugtog. Actually, kagabi nagamit ko na siya sa gig. So, winner na winner. Winner na winner, guys. So, yun lang, guys. Napakasimple lang. Hindi mo na kailangan galawin yung ano. Kasi may nakita pala ako sa YouTube. Ginalaw nila pati itong bridge, eh. Yung kahoy. Hindi ko i-recommend siguro kasi baka ma-damage, eh. Yun lang yung, ano, yung bone nut lang, yung white lang. Kasi, madali lang naman tong palitan. Kung sakaling sumabit ka, pumalpak ka, madali lang palitan. Parang mura nga lang yun. Parang 15 pesos, 20. So, basta ang mahalaga, meron kang sandpaper. Which is yung ano nito is 120 yung grano niya. Yung gaspang niya, 120. So, sa handyman ko binili, 30 pesos lang ito. Itong ganito. Maayos mo na yung pickup mo. Sa halagang 30 pesos. Okay. Hindi mo na kailangan pumunta ng, ano, ng paayusan ng gitara. Guitar clinic. So, tsaka bullpen. Para sa guide mo doon kung gaano ka, kung hanggang saan lang yung paanoan mo. Tapos, kailangan flat na flat, guys, ha. Kailangan talagang flat na flat yung pagkakalagay mo para hindi tabingi yung bone saddle. Kailangan flat pa talaga siya. Para paglagay mo dun sa, ano, pagpatong mo dun sa pickup, piezo pickup, sakto siya. Pagkabit mo ng kwerdas, talagang lapat na lapat. Lapat na lapat siya. Wala siyang tabingi o awang, ganun. So, yun. So, guys, salamat. Subscribe kayo lagi sa akin sa aking YouTube channel at follow nyo rin ako sa aking Facebook page, Loy Tare. So, yan sa screen. So, maraming salamat. See you next time. Pag may time ako, mag-upload na naman ako ng isang impormasyon na makakatulong sa atin lahat. So, basic ito. So, maraming salamat. Thank you so much. Thank you.